Pagod po ba kayo, mga mahal na kapatid? Kumusta po kayo? Purihin ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Ayan. Napakabuti ng Panginoon sa araw na ito. Ang lahat ng papurit pa sa salamat ay tinataas natin sa dakilang Panginoon, sa kabutihan niya, sa lahat ng bagay na kaloob niya sa atin, sa kapayapaan ng kalooban, sa kapayapaan ng ating kaisipan, at higit sa lahat, salamat po Ama sa buhay na pahiram. And speaking of buhay na pahiram, napakapalad po ng taong ito ngayon. Sa siyang inang napaka-selfless, inaapuhap niya ang mga kapatid niya na nangangailangan higit ng tulong niya. Hindi niya alintana kung gano'ng kalayo yung pupuntahan niya upang maapuhap ang isang kapatid. Isang ina na, paano ko nga bang i-describe, sapagkat para sa kanya ay hindi naman siya masyadong, paano nga ba yon? Wala lang. Easy-easy lang sa kanya, no? Napaka-cool. Parang ang lahat ay pinaubaya niya na sa Panginoon upang ang lahat ay maging magaang niyang madala. Ang tinutukoy ko ay walang dili iba. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa taong may kaarawan ngayon. Hindi alintana ang even numbers, the doble numero, sapagkat siya ay cool na cool pa rin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mother of the house. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Day, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka, Ama. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Salamat sa inyong lahat. Salamat po talaga. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos araw-araw. At dito ko po naramdaman na kahit wala ka pa palang plano, kahit wala kang plano, kapag ang Diyos na nagplano, gagamit siya ng tao para magpagalak sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Ang mga anghel po namin, andyan lang sa tabi-tabi. Ayaw po nilang magpabanggit ang pangalan. Subalit, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa aking pamilya po, lalo na sa ating minamahal na po Kunching, sa mga tagasunod, mga Kuya Caps, mga alagad, mga kaibigan. Marami po, mahirap pong unawain yung pagmamahal na yon na nararamdaman kong totoong pagmamahal dahil alam ko ang Diyos ang gumagamit sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng Ama. Araw-araw, habang kanina po, napakaganda po ng regalo na ibinigay sa akin ng Ama, maagang maaga po. Sabi ko po kagabi bago ako natulog, sabi ko, Ama, madadagdagan na naman po ng isang taon ang aking edad. At sa edad ko po na ito, talaga pong pinadama mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Yun po yung masasabi ko sa inyo, mga kapatid, na siyempre po, mula pagkabata, maraming pinagdaanan, napakarami po talagang pagdalisay, ngunit habang minamasdan ko po ang aking sarili, sabi ko nga po, talaga pong maipangangalandakan ko pong buhay ang Diyos dahil hindi po talaga niya ako iniwan. Amen? Hindi po talaga. Andun po yung bagamat. Yun nga po. Sabi ko, humingi ako ng tawad sa Ama dati. Lagi ko sinasabi sa kanya na parang ang sarap na magpahinga sa piling niya. Amen? Parang, kasi po, bilang lingkod po, yung nararamdaman ko po kasi, alam ko po nararamdaman nyo rin, parang napakakomplikado na po kasi yung buhay sa mundo eh. Andun po yung, maririnig mo yung alitan dito, alitan doon, yung hindi nagkakasundo sa ganito, sa ganyan, para ang hirap na pong ma-involve sa ganung sitwasyon kapag ikaw ay nasa banal na espiritu. Bakit? Dahil sigurado, magiging tukso para sa'yo.
So kung makakaiwas ka, parang ang madaling pagkaiwas doon, yung higin mo na lang yung buhay mo, na ipiling ka ng Ama sa piling niya. Amen? Kaya, mga kapatid, bilang isang lingkod po, sa napakarami pong pinagdaanan, sa iba't ibang paraan, dito ko po nasuri na ang pagmamahal po pala na mula sa Ama, na iginawad mo sa kapwa mo, at yung ginawaran mo, hindi man yun ang gumanti sa'yo, may siguradong gagamitin ng Ama para magpagalak sa'yo. Amen? Para pong umiikot lang po yung biyaya ng ating Panginoon na yung mga na nabigyan po ng pagkakataon na umalwan ang buhay nila, maging magaan ang buhay nila, nauudyukan po din sila ng ating Panginoon para magpagalak ng kapwa nila. At isa po ako sa naging party po nun na ako'y napagalak ng aking kapwa. Amen? Salamat po sa inyo. Salamat po sa aking minamahal na Apo Kunching, sa mga kapatid ko pong alagad sa Ibayong Dagat, dito po, mga alagad po dito, andito po sa Pilipinas, sa inyo po mga tagasunod, sa mga Kuya Caps, paulit-ulit ko pong sasambitin sa aking pamilya, kay kapatid na Pearl. Sabi ko nga po, nakakaiyak ang buhay ko. Kung hindi niyo po ako kilalang lubos, mahuhusgahan niyo ako eh. Ngunit, isa lang ang punto na nais ko pong ibigay sa inyo. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos na sa buhay ko ay naramdaman ko talaga na iningatan niya ako. Iningatan niya po talaga ako. Hanggang sa mga oras na ito, sabi ko nga po, nabiro ko pa si kapatid na bunso kanina, menopause na ako eh, matagal na. 10 taon na po ako menopause. Subalit, wala po ako nararamdaman sa aking katawan na something na, basta po, talaga pong masasabi ko po na yung buhay na binigay sa akin ng Panginoon na hindi po nabigyan ng pansin sa mundo ng tao, ngayon ko po na nararamdaman na parang sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, eto na yung panibagong buhay na kalob ko sa'yo. Kaya kung naibabalik mo man sa yung balinta tao ang mga karanasan mo noon, yun ay pagpapatibay ko lang sa'yo para ngayon ay maramdaman mo na ako talaga ang nangalaga sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Alam niyo po, ang tulog ko po kaninang madaling araw, nung ako po yung nagising, sabi ko po, Ama, wala po akong hihilingin sa inyo kundi mangusap kayo sa akin. Gusto ko po pagmulat ng aking mata, ipadama mo sa akin na ako'y pinaghaharian mo. Yun po yung hiniling ko po sa kanya. Sana po, pagmulat ng aking mata, hawak ko ang cellphone ko, ikaw yung unang tumawag sa akin na makipagtipan ka sa akin para maramdaman ko talaga na ikaw yung pinaglilingkuran ko, yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Alam niyo po bang himala? Hawak ko po ang cellphone kanina. Tinawagan po ako ng banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, nakadaloy po ang banal na espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Diyos ko po, umiiyak po talaga ako. Sabi ko, talaga pong naririnig po ako ng Panginoon. Talaga pong hiniling ko po talaga sa kanya na, Ama, kausapin mo ako. Sa birthday ko, yun po yung ibigay niyo pong regalo na ikaw yung una kong makausap. Buhay talaga po ang Panginoon. Nasabi ko sa mahal na Apo nung alam ko po na wala na po yung, alam ko hindi lumilisan ang banal na espiritu sa kanyang pagkatao. Pero sa mahal na Apo, maraming salamat sa'yo. Sapagkat kaya po ako naiiyak, hiniling ko po kasi yung mangusap siya sa akin. Eh. At eto, nakausap ko po kayo, pag si hello pa lang po, alam ko po nakadaloy na po ang banal na espiritu sa kanya, kaya ako po'y lumuluha. Amen? Mga kapatid, etong mga katagapo na to na nararamdaman ko, alam kong hindi lang ako nakakadama. Maging kayo pong lahat nakakadama. At nararamdaman nyo po na kahit sa pakaliit na pagparaan na ipagkakalob sa iyo ng Ama at magpapakilala siya na buhay siya, talaga pong mayroon siyang gagawin para sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, gusto ko pong handugan ng awit ang ating Panginoon. Papuri pa sa salamat na sabi ko kanina, ayoko umawit, pero sabi niya sa akin, umawit ako. Mag-aawit ako sa kanya, para sa kanya, at pasasalamat ko sa inyong lahat. Salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inangking lubos
sa'yo ang buhay kong ito na iyong pinahirang. Salamat, Ama ko, sa pagmamahal mo noon, ngayon at kailanman. Ikaw ang nagbigay upang makayanan ang buhay na pahiram na mula sa iyong kamay. O aking Ama, tunay na buhay ka mula pa sa una. Ika'y nagpadama ang buhay kong ito, ay alay ko sa'yo. Naway pakinggan mo ang mga hinain ko. Igawad mo nawa ang kalayaan ng mundo bilang isang regalo sa kaarawan ko. O aking Ama, o aking Ama, tunay na buhay ka, di ka man nakikita, ngunit nadarama sa buhay kong taglay na ikaw ang nagbigay. Salamat sa iyo, sa mga kapatid ko, bilang hinirang mo na mga anak mo. Sa'yo lamang, Ama, inilalagak lahat habang nabubuhay ang lahat ng mga hat upang makayanan ang bawat pagdalisay na iyong pahintulot sa aming mga buhay. Tanging ikaw lamang ang aming sandigan mula sa simula na kami nabubuhay. Ika'y nadarama at di lumilisan sa aming katauhan. Salamat, Ama ko, sa iyong paghahandog ng iyong Espiritu sa isang pagkatao bilang apo kunching na iyong kinalugdan. Ginamit mong lubusan upang kami mahirang at makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan. Na siya hinagapan ay di namin alam, ngunit ngayon naman ika'y naririto bilang Espiritu na darama kong totoo na hindi mamamatay magpakailanpaman habang nabubuhay. Salamat po, Ama, sa iyong mga anghel na iyong pinadarama ang iyong pagmamahal. Ibinahagi mong lubos sa kanila ang buhay upang sila'y magpagala na di alintana anuman ang mawala sa kanilang mga bangan. Ngunit ikaw, Ama, ang siyang nagbibigay upang makatupad kung ano ang marapat na sila'y magpagalak sa iyong mga anak. Inilalagak ko sila
habang nabubuhay, ingatan mo sila sa oras na ito. Salamat, Ama ko, sa buhay na kaloob mo, na patuloy kong angkin. Ang aking kahilingan, kami iyong tulungan, upang maging matapat habang nabubuhay. At ika'y paglingkuran ng walang kapaguran, upang ikaw, Ama, ay magalak ng lubusan sa iyong mga anak na iyong pinili, na sa dakong ito ay iyong nilikom. Nawa, aking Ama, kami turuan mo na maging tapat sa'yo. Nawa, aking Ama, kami tulungan mo na maging tapat sa'yo. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka. Sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, mula nang ako ay mahirang, doon pa lang ako nagkaroon ng kahalagahan sa ating Ama. At doon ko rin na nadama, mula nang ako ay mahirang, na ako pala ay hindi basura. Amen? Sapagkat sa mundo ng tao, kapag ikaw ay nagkaroon ng karanasan na hindi ka tanggap-tanggap sa pananaw ng tao, hindi na yung mawawala sa isip nila hanggang ikaw ay nabubuhay. Kahit ano pa yung pagbabago na pinadadama mo, mananatili sa isip ng tao na walang pandama sa Diyos kung sino ka sa unang buhay mo. Ngunit dahil ang Diyos sa dakong ito ay nagpakilala sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching, mula nang ako'y nahirang, doon ko palang naramdaman na mahalaga pala ang buhay, na kailangan mong mabuhay, hindi para sa sarili mo, kundi para maglingkod sa ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? At ang paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi ganun kadali. Hindi natatapos ang pagsubok, hindi natatapos ang pagputya, hindi natatapos ang paggawa ng paghatol ng tao. Sisilipin at sisilipin yan sa lahat ng anggulo ng buhay mo. Kahit pagtalikod mo, naka-side view ka, nakaharap ka, mayroong pa ring masisilip ang tao sa'yo. Amen? Walang perpekto. Ngunit, ito po ang iiwanan ko sa inyo. Kung nais niyo pong maglingkod sa ating Panginoon, i-focus mo lang ang isip mo sa Kanya. Maging bingi ka sa naririnig mo mula sa kapwa mo na hindi tama. Kundi, maging magkaroon ka ng paninindigan na kung ito yung pangarap mo na makamtan mo ang ating Panginoon, ano man ang pagdaanan mo, kailangan makamtan mo siya sapagkat siya lamang ang nagbigay ng buhay mo. Kaya mga kapatid, nawa po, lahat po tayo, salamat po sa pagmamahal nyo. Hindi ko man po kayo kadugo, hindi man ko man kayo kaano-ano. Ngunit dahil sa inyo, mga kapatid kong alagad, lalo sa ating minamahal na Apo Kunching, mga Kuya Caps, mga tagasunod, mga pasyente, dahil sa pagmamahal nyo, eto po ako, malakas na malakas sa harapan nyo at hindi matitibag ng kalaban. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, and happy birthday. Napakabuti ng Diyos. Hindi po ba gaya ng paunang sabi ko, isa siyang inang napaka-selfless. At kung pinakinggan niyo po yung kanyang awit, ang pagdulog niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para pa din sa atin. Hindi po ba? Not only for us, kundi para sa buong mundo na ipagkaloob ang kalayaan na matapos na ang pandemic na ito. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. At kanina po habang umaawit siya, gaya ng tinura ng kapatid na Ana, napakasarap pakinggan
kapag ang iyong pag-aalay ay mula sa puso. Amen po ba doon? Napakasarap pakinggan at sabi ko nga, kapag ito ay nagmumula sa puso mo, ang lahat ng salita ay napakadaling bigkasin, napaka-spontaneous, na para bagang agos ng tubig, na true and true. Amen po ba? Kanya po sabi ko nga, napakabuti ng Diyos. Sa dakong ito, binigyan tayo ng isang mahal na Apo Kunching upang ating satwi na ay madulugan, mahinga ng ating awa, na ang tulong sa at ng ang tulong. Mahinga natin ng tulong at maidiyaging natin sa Kanya kung ano ating idea, ang ating mga dalahin. Meron tayong ina ng kapatiran, ang nanaiya, meron tayong mother of the house. Hindi po ba? Napakapalad natin sapagkat, dito na, kasama kayong mga kapatid na nananalig, nagtitiwala na sa dakong banal, may magagawa ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa Kanyang kadakilaan at kahiwagaan. Napakahirap liripin ang buhay. Napakahirap liripin ang bawat kaganapan sa buhay ng tao. Subalit, ang Amang nakababatid ng lahat sa buhay mo, siyang patuloy mong pagtiwalaan at panaligan, siya ang pinagmumula ng tapang ng lakas ng kalooban ng katatagan upang ang bawat pinagdaraanan mo maging matagumpay. Magtagumpay ka sa lahat ng dinaranas mo sa buhay. Habang may buhay. Mula sa aklat ni Jeremias. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ni Yahweh, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong pinagmamalasakitan. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo muli ang iyong mga pandireta. Di at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol sa Samaria, magtatanim ang mga mananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim, halik kayo, umakyat kayo sa Sion, kay Yahweh na aking Diyos, ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyong pinakadakilang bansa. Pagpuri at inyong ipahayag na iligtas siya ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila at ibabalik ko muli mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan. Kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yung malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyak habang daan, nananalangin, samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig. Pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak,
at si Ephraim ang aking panganay. Ang bansa, mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinaparangalan po ang mga anak ko, ang anak ni Israel. Ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa, sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob. At pinalaya sa kapangyarihan ang kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Digib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh. Saga ng trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig. Hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ng mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutiang aking ipamamalas. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang aklat ni Zacarias. Si Yahweh ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya ay lulukob sa buong lungsod. Madali kayo, sabi ni Yahweh, umalis kayo sa lupain sa hilaga. Kayo na parang ipang inilipad ng hangin sa apat na sulok ng daigdig. Madali kayo, mga taga-Sion, na naninirahan sa Babilonya, umuwi na kayo. Pagkatapos ng pangitain ito, sinugo ako ni Yahweh sa mga taong nanamsam ng sa kanyang bayan. At ipinasabi ang ganito, sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin ng mga inalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang sinugo ko ang lalaking ito. Sinabi pa ni Yahweh, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion. Pagkat maninirahan ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ni Yahweh. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ni Yahweh ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Sinasalarawan sa aklat na ito ang pawang katotohanan na hindi kailanman nagpabaya ang Ama sa mga nagulapi, sa mga naalipin, may takdang kalayaan, may tinatakdang paglaya, at pinatototohanan niya, walang nalilihim sa kanya magpakailanman. Anong sama man, anong kabutihan man na ginagawa ng tao'y saksi siya, at walang masama na pinabayaan niya sa buong panahong nabubuhay sila na mananaig ang kanilang ibig at kagustuhan. Kundi lahat ng masama ay kanyang hahatulan at hinahatulan at kanyang tinatakda ang lahat upang mapatotohanan. Lahat niya ay batid niya, lahat niya
Tinakda niya lahat ngay may takda siya at ang lahat ayon sa kanila. Uhukuman at hahatulan ang bawat isa. Nekaramenia hanam, nekaramenia hanam, nekaramenia hanam. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang espiritu, isiniwalat at pinatototohanan niya ang kanyang pahayag na walang pagkabula. Ang kaligtasan ng Israel ay ibinigay niya. Ibinaba niya ang paghahari at ipinagkakalob niya ito sa mga anak niyang sa kanya'y kumikilala, sa kanya'y nakakakilala, sa kanya'y sumusunod, sa kanya'y tumutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay San Juan, samtang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan. Pagkat inilingid ko, inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niya. Niyon, misa'y nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Ang nagpapakababa ang siyang tinataas at ang gumagawa ng tama siyang dinadakila ay Diyos na dakila. Nekaramenia hanam, nekaramenia hanam, nekaramenia hanam. Walang maliw kailan pa man yung pag-ibig ng Ama. Walang hindi gagawin siya sa'y kaliligaya ng mga anak niya na tuwirang minamahal niya. Kay sarap napakinggan siya, kay sarap nasundin siya, kay sarap nalingapin ka ng Ama na may-ari sa'yo, na sinusukuan mo at inaalayan, na buong buhay nais mo'y kamtan ang paghahari niya sa buhay mo upang pangunahan kanya sa lahat ng dapat, sa lahat ng marapa, sa lahat ng tumpak upang itama niya buhay mong anak niya. Kaya nga, halina kayo, halina nga kayo mga iniibig ko, mapanilay-nilay kayo sa diwang taglay. Matamo niyo ito kung paano ang ari niya'y lahat ay dapat masilayan. Ang kabutihan at kadakilaan upang maramdaman siya na Ama
Ama mo siya, ama ng lahat ng mga anak niya. Habag at awa ay taglay niya, yamang siya ay pag-ibig, katotohanan lamang. Aking mga minamahal, sino nga ang magaling mangaral? Sino nga ang magaling mangusap? Sino nga ang taong matuwid? Sino nga ang taong banal? Sino nga ang taong walang kamatayan? Sino nga ang taong may katatagan? Nataglay ito na di napaparang. Sino nga ang gagawa sa lupa na di saksi ang bumuhay sa madla? Ano nga ang gagawin mo? At ano nga ang iisipin mo na di talastas, batid at lirip ang lahat ng ito, kaya't kay papalad ng samay, kumikilala, tumatanggap, nagsisikap, magbagong buhay bilang mga anak na tunay na minamahal, walang kapantay, paghahari niyang tunay. Kaya nga't ang lahat ay inaalay niya sa bawat anak niya. Yaong kanyang liwanag, yaong kanyang hangin, maging ang tubig man. Napalatandaan na tatlong bagay na ito'y kailangan upang ang tao ay mabuhay sa sanlibutan, tulad ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, na kailangan nyo upang maging ganap o ang lahat ng kaligayahan at pagtitipay maging kapayapaan at kapanatagan ng taglay na buhay na sa tao'y hirap, na walang dilitipa na nagpahirap, kundi yaong Ama na siyang may taglay ng kapangyarihang bumuhay at umawi sa iba't ibang paraan at kaparaanan sa bawat panahon. May ginagawa siya na palatandaan na siya ay iba, iba sa tao na binuhay niya bilang Diyos na totoo. Iba sa mga anak niya na siya ang may alay para sa kanila. Nang mga baka na kailangan sa ibabaw ng lupa bilang katawan na inangkupan ng kanilang buhay. Kaya't ang wika, halina nga kayo, magnilay, magulay, magtantong tuwiran ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Nekaramenia hanam, nekaramenea hanam, nekaramenea hanam. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, gawa niya'y kay inam, salita niya'y kay buti, sa tuwin ay siya'y parangalan, kilalaning tuwiran. Buhay bang Diyos! Ito ng Ama.
nga ba kailangan pa tayong magganito, ano? Nit kailangan natin tumunod sa protocol dahil wala kang katwiran at hindi ka makakapangatwiran. Hindi mo kayang ikatwiran. Bakit? Lingkod ako ng Diyos, ha? Sasagot pa nila, Diyos ka ba? Sapagkat yung naunawaan mo na pinaunawa sa iyo ng Panginoon, maaaring di nila maunawaan kay pagtawanan, hamakin pa, kutsain at siraan. Kaya bilang tao na may batas kang tinutupad sa ibabaw ng lupa, huwag mo rin kalilimutan na masigit kang tumupad sa batas ng Ama na siyang alam mong magbibigay buhay sa iyo. Ay bang Diyos? Sapagkat anumang pagsunod mo sa batas ng tao, sa patakaran ng tao, kung siya naman ang nawawalay sa iyo at wala sa puso't isipan mo, anong lakas mo ang kahuhugot sa kapwa mo tao? Hindi mo kayang puhanin kahit kanino ang lakas at buhay mo, kundi sa bumuhay sa lahat ng tao at magpapalakas sa lahat ng tao. Sino siya? Ang Diyos na totoo. Ang Diyos ng lahat. Sapagkat walang ibang Diyos para sabihin mo, lilipat ako sa ibang Diyos. Ang Diyos ko, hindi ako pinakikinggan na kinikilala kong Diyos. Lilipat ako sa ibang Diyos sapagkat may Diyos pa na mas malakas sa Kanya. Lilipat ako sa ibang Diyos dahil siya, baka may bigay niya ang aking hinihiling sa Kanya. Walang ibang Diyos. Magpalipat-lipat ka man ng kung ano ang iyong pananaw at pamamagitan ng pananampalataya at pagsamba mo, walang tunay na ibang Diyos. Walang ibang Diyos. Maliban ang isang Diyos na kataas-taasan. Ang Diyos na walang kapantay. Kailanman, ang Diyos na di mo nakikita, ngunit nakikita ka, nakikita lahat ng tao at lahat ng ginagawa ay nakikita niya. Naririnig niya lahat ng usap-usapan, pinag-uusapan ng mga anak niya at laman ng isipan nila'y nababasa pa niya. Kaya walang ibang Diyos. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na lumingap at humango sa mga Israelita. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman ay iisang Diyos. Ang Diyos na mabathala, mahiwaga, sa balat ng lupa, na nagahari sa langit at lupa. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, sadyang kay buti ng Ama, napakabuti niya. Napakahiwaga niya. Kung bilang tao ka, marupok at mahina. Sa bilang laban mo, marupok at mahina. Dahil ikay taong mula sa alabok na marupok. At ikay taong magbabalik sa pinagmulan mong alabok. Kaya't wala kang mapanghahawakan, wala kang madadala. Ano man ang nakamtan mo sa ibabaw ng lupa, kahit na anong karangalan, kapangyarihan, karunungan, katalinuhan, kayamanan, na taglay mo. Mga parangal, naririto lang sa lupa ang pinararangalan ng kapwa-tao, ngunit hindi lahat ng pinararangalan na tao ay nagpaparangal sa pinagmulan ng mga tao. Kaya't mapapalad kayo na nagpaparangal sa Ama na pinagmulan ng lahat ng tao at ng buhay ninyo. Buhay bang Ama? Buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Halita niya'y buhay na buhay, walang pagbabago noon, ngayon at kailanman. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay bakit
kaibigan. Sa litania ay buhay na buhay. Nakila siya magpakailanpaman. Kaya't sa kanya ka magtiwalang tuwira. Buhay bang Diyos? Ang hirap ng dinanas ni Jeremias. Ang hirap ng dinanas ni Ezekiel. Ang hirap ng dinanas ni Noah. Ang hirap ng dinanas ni Moises. Sa atas ng Ama. Sa pagsunod nila. Sa pagtalima sa ibig niya. Sa pagtupad sa sinambit niya na pag-aatas sa kanila. Ang hirap din na binata ng anak na isinugo para sa mga anak niya. Ang hirap ng dinanas ng anak na isinugo para sa mga anak na mahal niya. Lahat nga ng mga dinaranas, ng mga dumanas para sa pagtalima at pagsunod sa Ama ay di maramdaman at di nararamdaman ng mga ayaw kumilala at tumanggap sa Kanya at sa kanilang pagkatao bilang sumusunod, tumutupad sa Kanyang atas. Subalit, ang mga anak niyang inatasan, mahirap man ang binata, sakit man at dusa, si Ama, ang Ama, ang siyang naghulagpos, nagbigay luwalhati sa kanila. Sa madaling salita, ang Ama rin ang nagbibigay kahulagpusan, paghuhulagpos, pagsadyad, pagtatapos ng lahat ng inyong dinaranas. Buhay bang Diyos! At wala nang hindi matatapos. Sapagkat walang simula na di nagwawakas. Walang pasimula na di natatapos. Maging ang awit, may simula, may katapusan. May simula, nagwawakas. Hindi ngayon umawit ka, maghapon kang umaawit, walang katapusan. Hindi ka na natapos sa awit mo, isa lang ang inaawit mo, tuloy-tuloy yan. Sapagkat lahat may katapusan. Buhay mo na tinaglay, may katapusan. Lakas mong taglay-taglay, may katapusan. Kalusugan mong nasa iyo, may katapusan. Lahat nga ay may hangganan. Ngunit, ang Ama'y di nagbibigay hangganan sa mga anak niya na siya'y kilalanin at makilala, kundi patuloy ang ibig na makamtan siya ng lahat, na maramdaman siya ng lahat, na makilala siya ng lahat, kaya't walang patlang ang kanyang pagbibigay. Bawat panahon, mayroon siyang inaalay na mga anak niya na nagbibigay patutuo, na nagbibigay at tumutupad ng kanyang mga salita at gawa. Panatandaan at patutuo, hindi nagwawakas ang kapangyarihan ng Ama. Hindi natatapos ang magagawa niya. Hindi niya tatapusin ang gagawin niya sapagkat buong panahon wala siyang kamatayan at di nagtatapos. Nagwawakas, humihina ang kapangyarihan niya. Di tulad ng tao, ang lahat ay may hangganan. Kaya't mga inibig ko at minamahal, kung naunawaan ninyo ang pagbasa sa aklat ni Jeremias, ang dami niyang dinanas, ang dami niyang naranasan. Sa aklat ni Tobit, kung inyong narinig at inyong nababaybay ang kanyang istorya, maganda, mabuti ang nilalayon niya at ginawa sa kanyang mga kababayan,
Ngunit nagdusa rin siya sa kanyang pagkabulag. Ngunit winakasandi ng ama, halos 4 na taon siyang bulag na walang nakikita o didilim. At nais niya nang sumuko ang kanyang buhay ay mapugtuna. Ngunit hindi niloob ng ama sapagkat may nakatalaga, may nakalaan, may nakahanda na gantimpala na iglalaya siya sa kanyang gayong kalalagayan. Kaya't kayo'y patuloy na magtiwala na may kalayaan sa lahat ng pagdurusa, sa lahat ng pighati, sa lahat ng hirap at sakit, sa lahat ng dinaranas mo sa iyong pananalig at pananampalataya, walang magbibigay tatag at tibay upang makaulagsak at magtagumpay ka maliban ang sayo'y nagpahiram ng buhay. Kaya't maging ang hirap din ay nagtatapos sa ginhawa. Kaya't ang lahat may pasubaling kaakibat. Kung may dilim, may liwanag. May hirap, may ginhawa. Kung may sakit, may kagalingan. Dusa, may kalwan, hatian. Buhay bang Diyos! Kaya mga inibig ko at minamahal, habang may buhay, may pag-asa. Habang bubuhayin ka, may paraan. Habang ika'y lumalapit, may ibibigay. At bawat araw, may nakalaan sa iyong buhay. Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay bang Diyos! Masaya bang buhay? Kung hindi mo naunawaan at nasumpungan ang ibig ng katotohanan, hindi mo nabubuksan at di mo kayang buksan ang iyong isipan, ngunit binuksan ka at pinaunawa ng Ama ang mga layunin niya at ibig niya, doon mo pa lamang maunawaan ano ba ang layunin niya sa iyong buhay. Ano ba ang dapat mong gabtan sa iyong buhay? Ano ba ang dapat mong gawin sa iyong buhay? Walang dilit iba, kundi habang may buhay, habang ka, habang may buhay. Buhay bang Diyos! Kaya sa bawat hamon ng paglaban, may tagumpay. Pagharian kayo. Tayo na, tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito. Tanging alay ang pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Tao ka, hindi ka nga Diyos. Kaya't dumaratal sa iyo kung minsan ang panghinaan ka ng loob. Nararanasan mo kung minsan ang para bagang suko ka na at wala ka ng pag-asa. Ngunit kapag ginunita mo at nagunita mo, may Diyos Ama ka. At wikay niya sa iyo na para bagang dinig na dinig mong sinasabi niya, anak, lumaban ka. Bigla kang kikislot na para bagang babangon ka sa pagkakahiga mo at pagkakagupo mo dahil alam mo may Diyos na hango sa iyo. Sapagkat siya lamang ay sapat na para paramdam niyang ang pag-ibig niya'y wagas. Siya'y sapat para masabi mo, Panginoon ko, Diyos ko, ikaw lamang ang pag-asa ko, kaya't patuloy mo kong panghawakan at huwag mo kong bibitawan. Patuloy mong hawakan at huwag mo kong bibitawan at patuloy kong namang panghahawakan ang iyong mga salita. Sa gayon, makapag-aalay kayong patuloy na purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka,
purihin Katrina, purihin, purihin ka Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya nga't pag nilayan nyo, sino ba ang umunlad o yumaman na tao na alam niyang yayaman siya? Kung siya nagmula sa abang kalalagayan sa mahirap na buhay, ngunit sa di niya namamalayan, umuusad ang panahon sa kanyang pagamon ng buhay, sa kanyang paglaban sa buhay, sa kanyang pakikibaka sa buhay, sa lahat ng kanyang pangaraw-araw na pamumuhay na araw-araw siya titiwala sa kanyang magagawa sa Diyos na dakila, isang araw na mulat ang kanyang mata. Aba, ganito na pala kalalagayan ng buhay ko. Napapatotohan ang may pagbabagong buhay. Tulad ng panahon na nababago, na walang magpapabago maliban ng Ama. At ito'y kalooban ng Ama at niloob niya. Kung nagtutsak at naghirap ka, bago mo na kamit ito, pinagmulan ay kabutihan, dahil siya na rin ang may gusto upang mapatotohanan, anak ko, ang bawat kapalaran kapag hinanap mo, masusumpungan mo ang kaloob ko sa iyo. Kaya't mapalad kayong mga masisipag, masisino, matyaga, mapagbata, mapagtiis, naghihintay, gumagawa, at patuloy na nagtitiwala sa magkagawa ng Amang dakila na isang araw makita nyo, bago na palang lahat sa inyo. Bago ang lahat sa buhay nyo. Bago buhay, bagong pamumuhay, bagong kaanyuan, bago na kayo sa lahat. Lalo tigit na mapalad kayo kung bagong silang na kayo sa espiritu ng katotohanan. Patuloy kayong makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin Katrina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sino nga ba ang may sakit na? Sino man ang gumamot sa kanya, tinalaga niyang bukas, magaling ka na. Maliban ang umusap ang espiritu, nakatawa'y ginagamit sa tao, bukas anak, magaling ka na. Tulad ng anak na isinugo na nagkatawang tao, na tinuran, tumindig ka, magaling ka na. Tumindig, pagdaka. Kaya nga't ang wika, tingkaw, bula, bigi na palaya. Mga pingkaw sa pananampalataya, bingi sa katotohanan, bulag sa katotohanan, na kalaya. Upang maramdaman at mapatotohanan, ang Ama ay buhay na siyang nagbibigay kalayaan sa anumang dilim, sa anumang pipilay-pilay na pamumuhay, na walang kapag-apag-asang tagibang ang iyong lakad, tagbang ang iyong pananampalataya, at upang makadiretso ka at kilalanin siya at diretso mong makilala ang buhay mo at lakas mo. At patuloy ka makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin Katrina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Tulad ng isang babaeng nagdadalang tao, wala siyang kaalaman at walang makakaalam sa oras ng kanyang pagsilang, kahit na tinalaga pa ang siyam na buwan. At sinabing ganito ang iyong kabuwanan, walang nakababatid sa paghilab niyan. Dili kaya'y di niya alam kung siya ay bibiyakin. Upang doon hugutin sa kanyang tiyan ang sanggol sa sinapupunan, maliban
sinabi ng kanyang manggagamot o ng kanyang doktor, ganyang araw bibiyakin na kita. Tao ang nagbigay ng pagtatalaga para siya'y biyakin at kuhanin ang tiyan niya'y biyakin, kuhanin ang sanggol. Ngunit hindi pa rin alam ng sino mang doktor na ito na nagkukuha o kumukuha ng sanggol sa sinapupunan kung ilang minuto, kung anong minuto o segundo, sapagkat hindi pare-parehas ang pagkuha ng sanggol. Kung minsan ay mayroong dahilan kung bakit naantala, mayroong hindi inaasahang pangyayari at mayroon namang napakadali, kaya't sasabihin, kabilis eka. O dili kaya, delikado eka. Kaya't patotoo lamang at patotoo lamang, hindi ang tao ang nagtatalaga ng buhay at bumubuhay. Kung magkagayon, kung kinikilala at nakikilala ng tao na may Diyos na may waga, may Diyos na dakila, may Diyos na nagbibigay buhay, bakit hindi ka nga ba sa kanya asa at magtitiwalang ganap upang patuloy mo siyang maramdaman at makapag-alay ka ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. At tulad muli ng isang ina na nagdadalang tao sa kanyang sinapupunan, kumisen sasabihin, bibiyakin kita ng araw na yaan. Biglang humilab ang tiyan at lumuwal ng normal. Hindi na sinapit ang araw na pagbiyak sa kanyang tiyan. Palatanda at patotoo na wala ding patotoo na magaganap ang lahat ng gusto ng tao, sapagkat kapag inibig naman at ginusto rin ng Ama, nababago ang plano. Nababago ang pangyayari. Kung magkagayon, sinong tunay na nagtatalaga at nagbibigay ng tunay na maganda at mabuti sa buhay ng tao? Walang dilit iba kundi ang Ama na patuloy na dapat ay purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Sadyang ang kay buti mo, Ama, o kay dakila mo, limpak na sa lapiman ang gugulin sa buhay ng tao, kung di mo ibig, walang kagaling ang matata mo. Ngunit wala bang gugulin kahit nasigkumbing ito, kapag gusto mong mabuhay, nagagawang buhayin mo at pagalingin sa karamdaman nito. Kaya nga tunay na ikaw ang mahiwaga at mahimala sa gawa, sapagkat ikay Diyos na dakila. Kung magkagayon, patuloy mo silang pangunahan at pagharian sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pagharian kayo mapuspos na totoo. Pagigay mo na yan, mahal na kapatid. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Manalig ka sa hiwaga, sapagkat may Diyos na dakila. Manalig ka sa himala, sapagkat may Diyos na mahimala. Manalig ka sa kapangyarihan ng Ama, huwag sa kapangyarihan ng kapwa. Magtiwala ka sa kanyang magagawa. Ay! Pinatatag ka lang. At huwag sa iyong magagawa, sapagkat tao ka lamang sa lupa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Eh! Di sinadya yun ha? Noon, bumbunan. Yan ang katotohanan. Saan ba nagmumula yung isip ng tao? Sa utak! Saan tinamaan ni David si Goliath? Dito, sa sentro. Anong ibig sabihin nun? Walang matapang, walang matibay, walang mayabang na tao. Sa isang bato ka lang. Isang batong Diyos na santigan. Ibabagsak ang iyong kapalaluan. Alam kong may mayabang si Goliath. Hinahamon ang lahat. Ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Tulad ng kasaysayan ni David, hinahamak-hamak, minamaliit si Haring Saul. Pinagtatawanan ni Goliath. Ngunit ang di niya alam, yung palang hamak, yung palang maliit, yung palang tingin, ay walang magagawa. Diyang sa kanila ay magbabagsak pawa sa kayabangan ni Saul bilang Haring Saul, sa kapalaluan ni Goliath bilang panalong nilalang. Giganting matangkad, pumatay isang maliit lamang. Walang nakapupuwing na malaki, kundi ang maliit na buhangin, maari kang mabulag. Sa madaling salita, kung ang tao'y kikilala lamang sama sa kaliitan, sa kabahan, sa karukhaan, sa kababaan, walang hindi siya maiaangat, mabibigay na marapat para sa lahat. Kaya nga't matulad ka sa isang batang mababang loob, tanggapin mo ang kababaan ng kalooban. Kaya nga't tinulad ka at tinawaran ay maliwanag kung ikaw ay tatanggap sa batang gitnay. Sapagkat ang kababaan mo ng loob, ang pagtanggap mo sa katauhan ng isang batang walang pangunawa, nagsasalarawan at nagpapatotoo kay taong mababa ang kalooban, kay taong mapagmahal, kay taong may pag-ibig. Kaya sa inyo lahat, sa pangalan muli ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak, antuwa at liwanag, at patuloy na pag-asa, may takda ang kalayaan, at itatakda rin ng Ama ang paglaya. Anuman ang pinahintulutan niya, may katapusan at hangganan. Hindi mangingibabaw ang katauhan sapagkat walang ibang mangungun at mangingibabaw sa kalupat kaharlimangitan, kundi ang Diyos na lumika. Pagpalain kayo. Tayo na.